Magandang araw po, Doc Willie at Doc Lisa. Kasama po natin, napakahusay na lawyer, Jopet Season. Kung natatandaan niyo po siya, kapag kayo ay nasa Katwiran, ipaglaban niyo mo. Yan. So, Sir Jopet, bati po tayo sa ating mga nanonood. Magandang araw po sa lahat ng nanonood, kay Doc Willie at kay Doc Lisa. Doc Lisa, magandang araw at isa pong karangalan na maging bahagi po ng inyong programa. Mas natutuwa po ako kasi napakarami niyong natutulungan sa pang-araw-araw na buhay. Kasi habang nabubuhay tayo, talagang dumarating ang problema. Totoo po yan. At syempre, pag nakakatulong tayo, kahit papano ay gumagaan din ang ating kalooban na yung mga buhay ng ating mga natutulungan ay napapagaan din po natin. Nga, kasi bawat isa sa atin, magkakaroon din po ng problema tungkol sa batas. Opo. So, minsan wala tayong idea, wala tayong mapagtanungan, ano ba yung mga dapat gawin, ano ba yung first step, lalo na kapag wala tayong pera, pambayad. So, nag-iisip kayo, may tutulong kaya sa akin, kanino ako lalapit. So, sa matagal na panahon, ginagawa niyo po ang pagtulong sa mga may problema sa batas. Opo, ilang dekada na po na ginagawa po namin yan. May kasabihan nga po sa batas, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Ibig sabihin, hindi pa pwedeng may ginawa ka, nasampahan ka ng kaso, tapos sasabihin, hindi ko alam eh. So, hindi po... Hindi yan tatanggapin. Apo. Ng korte, dahil ang basehan din naman ng korte, yung inyong, yung inyong sense of justice na dapat ay innate or inborn. Oh. Okay. So, sa mga nanay na tulad ko, isa po sa laging problema, matitirahan. Ay, opo. O kaya naman po, kulang ang pera, pangbayad, sa upa. O kaya naman, laging sinisingil ng kasera. Tutuktukan kang ganun. Tapos tatakutin ka pa, may dala ng padlock. Opo. Sa mga nakakaranas ng ganito, Sir Jopet, ano po ba yung batas tungkol dito? Ang pinapayo po namin palagi, pagka ang pinag-uusapan natin, lupa, bahay, upa, mahalaga po na nakasulat. Yan ang basic. Kailangan po nakasulat dahil yung kasulatan na yan, yan ang batas between sa nagpapaupa at sa umuupa. So kapag ka nakasulat, malinaw. Gaano katagal ba ang upa? Magkano ba ang babayaran mo? Tuwing kailan mo babayaran yan? Kasama na dyan, pagka ako ba'y hindi nakabayad? Na-delay. Gaano katagal ba ang delay dapat? At pagka na-delay, ano bang proseso ng pagbabayad? Nakasulat lahat. Pag yan ay nakasulat at nangyari ang mga yan, andali, babalikan natin yung nakasulat at patutupad lang natin. So, kailangan po talaga nakasulat. Nandyan din yung term. Tapos na ba yung upa? Pagkatapos na, anong gagawin? May deposito po ba? May advance. Yan. Yung mga ano po dyan, yung 2 months deposit, 1 month advance. Nandyan po lahat. Pati sa kontrata. Increase. Tama po. Na meron kang provision na pagka natapos na, meron kang provision for renewal na merong percentage of increase. Ng rule. So, importante po yun. Lalo pa, kung ang usapan upa ng 4-5 years, kung minsan nakakalimutan na natin kung ano yung unang napag-usapan. So, kailangan po yan nakasulat para nasa dokumento. Pareho po ba ang batas sa tinitirahan at saka sa mga nagnenegosyo? Di po ba minsan umupa din tayo para gawin nating tindahan o opisina? Tama. Parehas po. Nagkakaroon lang po ng mas detalye yung sa opisina, sa commercial. Dahil doon, dinadagdagan nila ng hindi nyo pwedeng isublease. O kaya, bawal mag-stock ng chemical. Ayan, dinadagdagan na lang po ng mga ibang provision. Dahil nga ginagamit sa negosyo. Okay. So dito po sa talakayan natin, makikinabang po yung may-ari at yung nangungupahan din. At yung nangungupahan, oo. Dahil yun po dadating, lalo nitong pandemic, dadating ang panahon na magigipit ka
sa pagbabayad. Dadating ang panahon na may pandemya. Tapos, eh, isipin nyo, ang dami nagsara. Sa commercial establishments, ang dami nagsara. So, ano ngayon? Mm-hmm. Punta tayo sa kasulatan. Sa kasulatan, baka may provision dyan na pwede nating i-negotiate. Tapos, ito pa, Doc Lisa, nagkaroon ng talagang ang daming komplikasyon dahil nung pandemya, nag-issue ang gobyerno ng palugit. Oh. Dapat, kumbaga, pwede kang bigyan ng palugit na yun, bayanihan 1, 2, na 2 months. Ibig sabihin, walang singilan ng dalawang buwan. Mm-hmm. So, dahil yun ay batas, kahit na ano pang nakasulat dyan, kailangan yun sundin yun. So, magbibigay din sila ng palugit. Okay. Susundin natin ngayon yung bagong batas na yung dalawang buwan na hindi nyo babayaran muna upang tulong ng gobyerno ay ilalagay na natin sa dulo ng upa. Oh, so medyo huhulug-hulugan pag nakaluwag-luwag na. Pag nakaluwag na. Yun ang pakay. Okay. Nung batas na yon na para sa panahon ng pandemya, eh kahit papano yung dalawang buwan na yan, eh gumaanggaan naman yung inyong pagbabayad. Opo. Mm. Eh, isa sa mga katanungan, halimbawa, doon kayo nakatira o doon kayo nagtitinda, eh, doon ho sa kasulatan, o minsan madalas, wala kasulatan, nag-usap lang kayo. Oo. Eh, pag ho ba tatlong buwan at ipapadlock na yung inyong tinitiran, pwede po ba yun? Eh, maganda yung ano nyo, Doc Lisa, yung walang kasulatan. Ang dami po niyan. So, kung wala kayong kasulatan at ang bayad ninyo ay buwan, buwan-buwan, ipinapalagay ng batas na buwan-buwan nahihinto. Nahihinto ang upa. So, parang buwan-buwan nagre-renew kayo. Kung ang unang kasunduan ay 1 year, at natapos na ang kontrata, 1 year, pero nagtuloy ng pagbabayad, pinapalagay ng batas na renew yan ng one more year. So yun, pagka-silent dun sa mga provision. Ngayon, kung umabot na sa punto na hindi na talaga makapagbayad at sumusunod tayo sa nakalagay doon na ganito ang proseso, kailangan naman magbigay ng notice. Importante yon. Ah, so isusulat po? Required yon sa nagpapaupa. Okay. Hindi yung basta-basta mo na lang papasukin, papadlakin, paalisin. So, kailangan magbibigay kayo ng notice para naman mabigyan ng pagkakataon yung nangungupahan na maghanda at umalis. Kung hindi pa talaga aalis, marami naman pong paraan. Bago kayo pumunta sa korte, marami ang ginagawa ay barangay muna. Oh. Sa mga may-ari naman po, ilang buwan po ba ang pwede nilang ibigay na palugit para makapaghanap-hanap kung medyo nabibigatan sa upa? Kadalasan, kung may kontrata, kung ano yung nakalagay sa kontrata. So, okay pa kaya nga yung iba. Merong 2 months deposit, 1 month advance. So, yung 1 month advance, parang yun na yung pinaka-palugit niya. So, may isang buwan. Pero yung iba naman, yung wala, sa practice, usually 15 days. Bigyan nyo lang ng 15 days. Pero kailangan mapadahlan nyo sila ng sulat para may ebidensya kayo na in-inform nyo yung nangungupahan. Opo. So, halimbawa naman, nagamit na lahat ng advance at deposito. So, mga pwede ho ba wag nang bayaran kasi wala nang ang pambayad eh. Pwede bang thank you na lang doon sa may-ari? Yan yung nasa Yan yung, kasi ang sinasabi nila, yung deposit, nandoon para i-apply nyo ngayon sa mga electricity na hindi nabayaran, tubig na hindi nabayaran. Tapos, yung iba naman, kung merong repairs na kailangan gawin, na nasa kontrata naman na kailangan gawin, doon kukunin. So, yung deposit, dapat yun, ibabalik sa nangungupahan. Pero, babawasan na nyo yun. Pagka lumampas doon, ay depende na yun sa sa may-ari, kung hahabulin pa ba niya o pababayaan. Okay. Sir Jopet, hihingi po ako ng mga final words. Pero gawin nating dalawang grupo. Isa para sa mga may-ari
Yan. At ikalawa namang final words, eh para naman doon sa umuupa. Ayan, ayan. Okay. So, sa po. Una po, sa mga nagpapaupa at sa mga nagpapaupa. Sa mga nagpapaupa, mahalaga po yung kasulatan. Dahil dyan yung makikita kung anong dapat sundin ng mga umuupa. At syempre naman po, sa mga nagpapaupa, lalo pa kung panahon ng taghirap at pandemya, kahit po papano po ay magpalugit tayo ng kaunti o makipag-usap nang sa gayon ay hindi rin sila umalis, yung mga nangungupahan, at maging maganda at magpatuloy ang inyong relasyon. Sa mga nangungupahan naman, kahit papano, maging sinsero tayo sa ating pagbabayad na talaga namang yung adhikain natin na talagang gusto nating magbayad. Huwag nating iwasan o lokohin yung mga nagpapaupa dahil kahit papano ay nagbibigay naman sila ng lugar para sa inyong tirahan. At yun po, alamin natin kung ano yung karapatan natin, kung ano yung nasa kontrata, kung ano yung batas, nang sa gayon malaman din natin kung ano ang proseso pagka tayo po ay aalis na. Yan. So nakita yan. Nyo po ha, dalawa. Very fair si Sir Jopet. Hindi po kumakampi sa isa lang. Ayan, kasi ang po. Manonood natin, syempre yung iba sa inyo dyan, tama. Kayo ang nagmamayari. At yung iba naman, kayo ang umuupa. At saka nakita ko po, ang galing-galing nyo pagdating sa pabahay. Bakit po Sir Jopet? Ano po ang trabaho nyo dati? Naging Assistant General Manager po ako ng National Housing Authority ng 4 years. Wow. At naging presidente ng National Home Mortgage Finance, yung pagpopondo naman po ng 7 years. So medyo matagal-tagal akong nasa sektor ng pabahay, kaya nakabisado ko na rin po yung proseso na yun. Yun, so sa ating mga nanonood, ang mga next topic natin tungkol sa pabahay at saka paano yung mga mortgage, paano magkakaroon ng mga sariling bahay. Di yes, po ba yan? Oh, maganda rin po yan. Opo, opo, yan maganda po yung mapag-usapan gustong yun. Proyekto ni Sir Jopet. Yeah. Yan. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa mga susunod nating kaso. Goodbye po. Maraming salamat. Bye-bye.